19 ng Mayo, ikalimang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pagkalabas ni Judas, sinabi ni Jesus sa 12, "Niluwalhati na ngayon ang anak ng tao, at niluwalhati rin sa kanya ang Diyos, at luluwalhatiin sa kanya ang Diyos, at agad niya siyang luluwalhatiin. Mga munting anak, sandali na lamang niyo akong kasama. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Gayon din kayo magmahalan. Sa ganito makikilala ng lahat na mga alagad ko kayo kung may pagmamahal kayo sa isa't isa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, tatak ng Kristiyano. Sa ganito makikilala ng lahat na mga alagad ko kayo kung may pagmamahal kayo sa isa't isa. Mahalaga ang pagkakakilanlan ng isang tao sapagkat ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas, tatag at katiyakan sa buhay. Kapag may lumapit sa ating tao na hindi natin kilala, agad nating tanong sa kanya ay, "Sino po sila?" Ang magiging sagot ng tao ang magbibigay din sa atin ng tiwala at respeto o ng pag-iingat sa kanyang magiging kilos at galaw. Minsan, sasabihin sa iyo, "Kaibigan ako ng nanay mo." Pero yun pala ay nagbabakasakali lang na makakautang. Kaya naman, sa Ebanghelyo ngayon, sinasabi ni Jesus na upang makilala tayo bilang mga alagad o bilang mabuting tao, magmahalan tayo sa isa't isa. Kung gayon pala, dapat nating ituwid ang mga mali nating akala sa pagiging Kristiyano. Anong mga maling akala yun? Sapat na ang binyag. Akala ng marami ay ayos na ang lahat basta mabinyaga ng bata. Ang mahalaga, Kristiyano na siya. May record na sa simbahan. Nakakalimutan ng mga magulang na tungkulin pa rin nila ang pagtuturo sa kanilang mga anak. Miyembro ako ng isang samahang pangsimbahan. Nagiging ugat ng kayabangan ang ganitong kaisipan. Sa halip na maging mababa ang loob ay nagiging mayabang pa sa gitna ng kanyang mga kaibigan. Naka-uniforme ng kanilang samahan, mahilig sa litrato at pag may mga malalaking gawain lamang sumisipot. Kung nasa pagpupulong naman ng kanyang samahan, malimit pa ay nagiging kontrabida. Sila ang mga Kristiyanong Pariseo. Nagtapos ako sa Katolikong Universidad. Taglay ng mga ganitong tao ang kaisipan na mas nakahihigit sila sa iba dahil may mataas na pinag-aralan at may pangalan na pwede nilang ipagmalaki. Sikat at dapat bigyan ng pribilehyo dahil angat sila sa iba. Kung ganito ang naging panindigan ng isang Kristiyano, sila ang Kristiyanong namumulitiko. Kaibigan ako ng pari o ng madre. Kung sino pa ang pinakamalapit sa pari o sa madre, minsan sila pa ang taliwas sa pamumuhay sa pagiging Kristiyano dahil ginagamit lamang nila ang kanilang impluensya. Minsan pa nga, ang mismong sa kumbento nakatira ang mga hindi nagsisimba. Sila ang mga huwad na Kristiyano. Marahil nasaktan ka dahil nakita mo ang sarili mo dun sa mga may maling akala. Huwag mo itong mamasamain. Magpasalamat ka dahil nabigyan ka ng pagkakataon na ituwid ang iyong maling akala. Pagmamahal sa isa't isa ang tunay na tatak ng pagiging Kristiyano.